Isinusulong sa Senado na mabigyan ng tax refund ang mga dayuhang turista sa Pilipinas. Makatutulong daw yan para lumakas palalo ang turismo sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sikat ang Pilipinas bilang isang tourist destination para sa mga world-class beach ng bansa. Pero kung may isa raw butas sa turismo ng Pilipinas, yan ang kahinaan ng bansa sa tinatawag na shopping tourism. Ibig sabihin, bibihira ang turistang dumadayo sa Pilipinas at gumagasto sa pagsha-shopping. Katunayan, Pilipinas na nga lang ang bansa sa Southeast Asia na walang tax refund sa foreign tourists ayon sa Department of Tourism. When we look at our top competitors, let's say Thailand or Malaysia or any other country, we do have the same top products that we offer to a traveler. So they really come there for sun and beach, for recreation, for nature, and we all have that. But the one thing that sets them apart from us is really the availability of, you know, a better shopping portfolio as well as the VAT refund scheme. Ang solusyon dyan ng mga senador, magpatupad na rin ang sariling tax refund para sa mga banyagang turista. It will encourage tourists to actually spend more and stay longer, which means that this will directly improve the growth of a local economy, also contribute to job generation. The VAT refund scheme also attracts more shopping expenditure. Sa panukala ng mga senador, magkakaroon ng tax refund kapag 3,000 pesos pataas ang pinamili ng isang dayuhan. Dapat lang ay single receipt ito at hindi pagkain. Hindi rin limitado ang mga pinamili sa mga produktong Pinoy. Ibig sabihin, kahit imported items na dito sa Pilipinas binili, pasok sa tax refund. Makukuha ng turista ang tax refund kapag ipinakita ang resibo sa airport bago umalis ng bansa. Importante yung OR dahil yung OR, patunay yan na nagbayad ka na. Tinatayang 5 bilyong piso ang kikitain ng Pilipinas kapag ipinatupad ang tax refund. Travel revenge, they call. And not only are they traveling, they're shopping. So by bringing out this VAT refund scheme for tourists as early as we can, will put us in a very competitive and attractive stage. Isinusulong din ngayong gawing digital ang tax refund scheme. Ibig sabihin, hindi cash ang refund, kundi ipapasok ito sa e-wallet o kaya ibabalik sa mga credit card. Sa ganitong paraan, mas mahigpit ang seguridad at mas maiiwasan ang mga panluloko. Yan na rin daw kasi ang ginagawa ngayon sa ibang mga bansa. Inaasahang ipatutupad na ngayong taon ang tax refund sa mga turista. Pasado na kasi ang panukala sa Kamara at target ilapag sa plenaryo ng Senado sa susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.